Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa Diyos at isa na naman pong araw na tayo po ay ginabayan, iningatan ng Panginoon. What a day to give thanks to the Lord for His goodness and mercy. Praise God. Before we start, I would like to invite you to join me in a word of prayer. Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for your divine protection, divine provision. Most especially your divine presence and power who is at work in us all the days of our lives. We thank you, Lord, na kami po yung iningatan at patuloy po, O Diyos, na iniingatan pa dahil kami po ay sumampalataya na mayroon kang dakilang plano para sa buhay namin, Panginoon. I pray that this life will be used only for your glory alone, to give honor to your name, to be the light and salt of this world in order for people to see and to surrender their lives to you. Holy Spirit, from the beginning of this study till the end, speak to us in a very powerful way. As we continue to receive final instructions and during these crucial times, I pray, speak to us, Holy Spirit, in a very powerful way. We thank you and we bless you. This we pray in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. Praise God ho. At we are still in the series of our study about the final instruction in these crucial times. So as a sort of review, daanan lang po natin yung ating pong napag-aralan. Our message tonight, under ho sa final instruction, is right partnership in destiny in the year of prevailing and governing. Right partnership in destiny in the year of prevailing and governing. Napakahalaga ho yung right partnership. It is not just a simple partnership, but it should be right and accurate partnership. We will go through that sa mamaya sa ating pag-aaral, but as a sort of review, God's process of partnership in destiny. Number one, God formed man out of the dust of the earth. Genesis 2:7. So napag-aralan natin na nakaraan, bago ng Diyos mailagay yung kanyang magagandang plano, layunin sa ating buhay, kailangan muna tayong maporma yung ating karakter, yung ating mindset, yung ating puso, ma-tune in, ma-fine-tune sa kalooban ng Panginoon. Without forming us first, hindi ho tayo magiging vessel of honor. And one of the major key na ginagamit ng Diyos in forming His people are hard teachings, sharp teachings, accurate teachings. Sabi ko nga, hard teachings builds us or leads us to become a vessel of honor, ano, para sa Panginoon. Pangalawa, God breathed into His nostril the breath of life. So ano pong ibig sabihin? It is a very clear revelation that life that the man received only comes from God. Life cannot be found in anyone or anything else. The source of life is God Himself. So life, God is life, and life is in God, and God is life. So if you have God, then you have life. Alam nyo ho, tayo po'y dinadaya lamang ng kalaban. Most of the people today doesn't appreciate life. Why? Because they equate. Ikinakumpara nila, parang pinaparehas nila ang buhay sa mga material at mga bagay-bagay sa libutan, na kung ikay mayroon yan, para bang masaya buhay mo. Pag walang-wala ka naman, malungkot ang buhay mo. Yung pinapakalaking pagkakamali. Nagkakanoan po tayo? Malaking pagkakamali ho yun. Why? Because if you will look at the Bible, if you will look at the Word of God, the life, true, genuine, peaceful, powerful life only comes from God. That is why when God breathed into the nostrils of man, the breath of life, okay? Siya ho ang nagbigay ng buhay. And that truth, that genuine truth, we cannot run from it. Yan ang katotohanan. Sa dami ho, ako po ay 30 taon nang mananampalataya at sa dami na rin ho ng tao na kinakausap,
nasa mataas sa kalalagayan, sa mababang kalalagayan, isa pong aking natutuklasan. There are people who are rich in material things, in finances, but they themselves testified that they there is something lacking inside them. Ayon kay Blaise Pascal, ang sabi niya, there is a vacuum in the heart of a person that only God can fill. Why? Pinapakita ho rito sa Genesis chapter 2 verse 7b that life came from God. Lagi nating tandaan, life is in God and God is life. So kailangan nating tanggapin ng Diyos ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay so that life will enter. Sabi nga sa John 46, I am the way, the truth, and the life. So if you have Christ, then look at me. In Christ, you are totally complete. You lack nothing in Christ. Do not be deceived by the devil that if you don't have the things, the material things in this world, ay wala na, hindi na maayos ang buhay, walang kabuhay-buhay. No way! That term, ay galing lang ho yan sa mga kasinungalingan ng demonyo. Ang katotohanan, no, ang isang tao na pinapanahanan ni Kristo, siya ay mayroong buhay, hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. And by the way, eternal life cannot be bought by the things of this world. Pangatlo ho, man became a living soul. When God breathed the breath of life into the nostrils of man, man became a living soul. Clear as crystal, we cannot move. Kaya sabi sa Bible, in Him we live and move and have our being. Kanino? Sa Diyos. That is why itong 2021, start with God because God is the right starting point. God is a specialist of new beginnings. Kung noong 2020, marami kang losses, maraming failures, wrong decisions, it's fine. Forget the past. Do not dwell in the past. Forget the former things. God is doing a new thing for you. Alam niyo sino lang ang bago palagi? Diyos. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang Diyos palaging mayroong bagong inihanda para sa atin. That is why it's very important maintindihan natin. If you want to start strong and you want to finish strong this 2021, start with God and finish with God. Number four, God placed him in the garden. I love this verse. Ang sabi sa Genesis 2:8, now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. God can only take you to your destiny after He had formed you. Kung hindi ng Diyos mapormang ugali natin ang ating pamamaraan, ang ating mindset, maging ang ating puso't pananalita, He cannot take us to the right place. Lagi niyang tandaan, sabi ko noong nakaraan, if God is the one taking you to the right place, who made the garden of Eden? God. What is the garden of Eden? In Revelation chapter 2, pababa, makikita mo, last verse, it is the paradise of God. Doon ang Diyos gusto dalhin ng tao. But God can only bring man to his destiny once he allow God to form him. Kaya sabi rito, now the Lord God had planted a garden. Kita niyo mga kapatid, look at me. Ang Diyos so ang nag-prepare ng lugar para kay Adan tsaka kay Eva na pagdadalhan sa kanila. And I do believe in the name of Jesus while you're listening to me right now, God had already prepared the right place for you. And in the right place, you will be surrounded by blessings. You will be surrounded by His presence. Tuwing dapit hapon, bumababa ang Diyos sa garden ng Eden para ano, makipag-fellowship. Saan yun? In the right place. What is the right place? The Garden of Eden. Who planted it? It was God who planted it. Sa right place, so blessings are within reach. And the presence of God in that right place, abundant, overflowing. Now look at me. Who will bring you to the right place? God. Kailan? Pag na-form na ang buhay mo. Ayon sa wangis. Ayon sa larawan ng Diyos. At ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Panglima, God release all provision for man. Genesis 2:9. In the right place. Wala ka nang hahanapin pa. Ulitin ko, hindi ho si Kristo nagkamali sa kanyang sinabi sa John chapter 10. The devil came, the thief comes only to kill, to steal, and to destroy.
to steal, to kill, and to destroy, but I have come that they might have life and have it to the full. Anong ibig sabihin? Ang Panginoon ho ay hindi ho nagkamali sa kanyang sinasabi. Ang ibig ng Diyos ibigay sa atin, buhay na ganap at kasiyasiya. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans not to harm you but to prosper you, and plans to give you hope and a future. Gasgas na, pero hindi naranasan ng iba. Bakit? One reason. Because we do not allow God to form us. How God formed His people? Through sharp, accurate, and offensive or offending messages. Malinaw ho. Pang-anim, God gave man instruction on how to meet His own needs. Napakaganda itong ating pinapag-aralan noong last Tuesday na kung saan pinakita sa atin ng Diyos that the Lord God, Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it. Sa ibang translation, to work it and to cultivate it. Before God created you, my friend, all the abilities, the potentials, and the giftings were already deposited in your life. Ano ang purpose ng abilities, giftings, at saka potentials? For you to live an abundant life. But before you can enjoy the blessings of that giftings, abilities, and potentials, you need to work it out. You need to cultivate it. Kaya nga, wag mong sabihin na wala kang talent. Kasi ang Diyos hindi lumikha ng isang bagay o isang tao na walang kasilbi-silbi. Ulitin ko, hindi ang Diyos lumikha ng isang bagay o isang tao na walang pakinabang. Mayroong kang pakinabang. Sabi mo sa sarili mo, may pakinabang ako, may purpose ang Diyos sa buhay ko. Mahalaga yan. Now, maraming iba nung naging Kristiyano na sa Diyos na lang umasa. Alam nyo ho, tama namang umasa sa Diyos. Pero lagi mong tandaan, ang Diyos ay may bahagi, ikaw rin ay may bahagi. You need to work and to cultivate everything that God had given you. Because that ability, that giftings, and that potential will enable you to prosper. That those gifts from the Lord will enable you to prosper and to conquer. Kaya nga sabi ko, there is no such thing as success by accident. Siguro, 1 of 10 million. Kasi ang sabi na iba na accident lang na bigla na lang yung umasenso, wala hong ganun. Kung mayroon man ang nangyayaring ganyan, yung mga tumatama sa mga pasugal na yan, kita mo, hindi rin marunong mag-handle. Bakit? Kasi hindi naman pinaghirapan. But people who succeed using their potentials, giftings, and abilities, what happened? Yung kanilang success, nananatili sila ron. Di sila bumaba. Bakit? Kasi natuklasan na nila habang kanilang kinukultivate at ginagamit ng kanilang abilities, yung kanilang potentials at kanilang giftings, ano nangyayari? Lalo nila itong na-harness at lalo na-sharpen, kaya lalong mas maraming blessing inaakit sa kanila. Tingnan mo, kapatid. Hindi ang Diyos nagkamali sa paglikha sa iyo, and you are no accident. God has something for you. The only material that God used to open up your mind, to open up your eyes, and to open up your heart in order for you to know that you are not an accident is the Word of God. And you are hearing it tonight. Yes, you are the man, you are the woman na tinutukoy ng Diyos dito. Just cultivate it. Just work it out. Bakit mayroong iba? Kanilang natutuklasan ng kanilang talent. Alam nyo ho, kahit na yung talent mo, mayroon ng kaparehas na iba at makita mo mas magaling, do not worry. Why? Because God created each one of us unique. Naalala niyo yung thumb mark mo? Bakit itong ginagawang basihan ng mga ahensya na gobyerno? Bakit? Kasi ikaw lang ang meron yan. You are unique. So if you think na mayroon kang abilities, potentials, or giftings, na mayroon na yung iba at yung iba na hard na mas mahusay sa'yo, bakit? Kasi naunahang kanyang ma-discover. Yung kanyang na-discover na tapos kanyang hina-harness, kanyang dine-develop, kaya lalo siyang gumaling. Pero huwag kang ma-intimidate. Why? Because mayroon siyang nagagawa na hindi mo kayang gawin, pero ikaw ay mayroon ka rin nagagawa na hindi niya kayang gawin. Why? Because God created us unique. Amen. I hope na na-encourage kayo rito.
sa 2021, ito ho ang dapat natin gawin. Pampito, God gave man instruction on how to preserve his life and position. Genesis 2:16-17, let me read it to you. In the New International Version, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Mga kapatid, lagi niyong tandaan, life is in instructions. Hindi ng Diyos nilikha si Adan tsaka si Eva para mag-disobey. Nilikha ni Lord si Adan tsaka si Eva para mag-rule. Kung paano siya nag-rule and reign in heaven, ganun din ang gusto niyang design para sa tao. And take note, my friend, God has no plan B for you and me. Walang plan B ang Diyos. Hindi si Lord yung katulad ng tao. Plan A, pag hindi gumana, plan B tayo. No way. When God said it, it is final. Pansinin niyo ang Bible. Kung ang sinasabi ng Diyos, God, man should rule, at ang tao ho ay pumalpak sa kanyang paghahari kasi siya nag-disobey at nakuha ni Satanas yung rulership sa mundo, hindi ang Diyos nagsabing, okay, gawa tayo ng plan B ha kasi nagkamali. Hindi ho. Plan A pa rin siya, at dahil yun ang plano niya, gumawa siya ng paraan sa napaka-unique na paraan, napaka-sacred na paraan na binigay ang kanyang bugtong na anak kabilang kabayaran sa kamangmangan ng tao at pagkakasala niya laban sa Diyos. See? God has no plan B for you. The fact that you exist, the fact that you are here, listening to me right now, i-claim mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi walang plan B ang Diyos sa iyo. Plan A alone, final. What is that kind of plan? For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to prosper you, and plans to give you hope and a future. Oh, palapakan na muna natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Number 8, God saw his need for companionship and covenant. Okay, so pinakita natin dito, nakita ng Diyos si Adan lang mag-isa, wala siyang helper at wala siyang suitable helper. So anong ginawa ng Diyos? Pinatulog si Adan, kinuha ang kanyang isang tadyang at ito'y kanya ding pinorma at ito'y ginawa niyang babae. Okay? Linawin ko ito, mga kapatid, ha? Para sa mga kababaihang nakikinig sa atin ngayon at sa lahat ng mga kalalakihan, ang ating pong mga asawa o ang mga babae ay hindi po katulong. Linawin natin. Kasi yung iba, ginagawa, kinakatulong. Hindi ho. Ang tamang termino po niyang katuwang. Suitable helper. Okay? Helpmate. Ang sabi ni Dr. Jonathan David, another description ho ng woman or ng wife sa buhay ng isang lalaki ay helpmeet. Anong ibig sabihin? When there is a need, he met the need. Okay? Yung kanyang tulong na mimit yung pangailangan. Nagkakaunawaan tayo. So nakita ng Diyos. At itong pattern na ito, ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? Are you ready? So in your screen, makikita natin, Adam and Eve were not just partners as husband and wife. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Sa mga nagbabalak palang mag-asawa, huwag lang ho kayo mag-asawa dahil mahal nyo yung isa't isa. Yan po ang pinakamababaw na level sa mga nag-asawa. Ni hindi alam kung saan dadalhin yung kanilang pag-asawa. Basta magkaanak, makabuo raw ng pamilya, yun na yun. No! Understand this, it was a marriage partnership towards destiny. Huwag kayong mag-asawa dahil mahal nyo lang ang isa't isa. Mag-asawa kayo in partnership towards destiny. Mayroon kayo kasing destiny. Kaya nga, maintindihan natin, pag kayo ay pinag-isa na ng Diyos, hindi kayo pinag-isa para magparami lang. Pag pinag-isa kayo ng Diyos kasi mayroon siyang destiny, mayroon siyang ipapagawa sa inyo bilang mag-asawa. Alam nyo, kung naintindihan lang sana ng lahat ito, wala sana mga mag-asawa na nagkakaproblema sa ngayon. But because nag-asawa lang dahil sa mahal lang isa't isa, hindi naman masama, pero mayroong mas malalim dyan at mas mataas na dimension na maintindihan mo, kaya kami pinagsama ng Diyos, hindi lamang para magbuo ng pamilya, kundi it is a partnership
between me and my wife towards destiny. Now, they have a common destiny to fulfill. They were destined to rule together. Nakita niyo ho? Nakita niyo yung partnership? Man is not superior above women. Nagkakaw naman tayo? Hindi superior ang lalaki sa babae. Sila nga'y pinag-isa ng Diyos. So anong kailangan? They rule together. Pero nilinaw ng Bible kasi nga a body, one body with two heads is a monster. So kailangan sa kanilang dalawa na naging isa, isa lang ang ulo. At nilinaw ng Diyos, ang head ng babae ay walang iba kundi yung lalaki. Kaya nga, napapansin po natin, pag nag-asawa na ho, yung asawang babae at lalaki, eh ang ginagamit na ho, nawawala ho yung identity ng babae. Napapansin nyo, yung kanyang surname na napapalitan ho ng alin, ng surname ng lalaki, it is a clear indication that the head of the woman is none other than the man, and the covering of the woman is none other than his husband, her husband. Malinaw? Malinaw? So ito yung partnership. They have a common destiny to fulfill. They were destined to rule together. Now, in order for it to happen, they should work together. Para mangyari at ma-fulfill ang destiny, hindi sila dapat nag-aaway. Pagko sila ay nag-work together. Ang tawag yan, partnership in destiny. Accurate and right partnership in destiny. Paano? Para lang ito, refreshing lang, refreshment to sa atin. Adam, the leader, Eve, the suitable helper. Adam cannot fulfill his destiny alone. Why? Because he needs a suitable helper. That is why, women, magpapaalala ko sa inyo lahat, pag lamang kayong pumasok sa matrimonyo ng kasal o pag-iisang dibdib sa inyong mapapangasawa, sa inyong boyfriend, ang piliin nyo yung lalaki na mayroong destiny. Kasi ang iyong trabaho ay suitable helper. Tutulong ka. Magiging katuwang ka. Ngayon, kung hindi alam mismo ng asawang lalaki mo kung ano yung tatahakin niyang destiny, saan kayo dalawa pupunta? Nagkakaintindihan. Hindi yung puro gwapo lang ang tinitingnan. Hindi yung puro mahal lang ang tinitingnan. Yan po ang pinaka, kumbaga, pinaka-surface lang yan. Pero the deep, the root of marriage is none other than fulfilling common destiny. Malinaw. Huwag kayong, kaya nga marami nagsisisi. Bakit ikaw pa na pangasawa ko? Sana yung isa na lang, ang dami nang liligaw sa akin. Eh, wala ka na magagawa. Di ka na pwedeng, di mo na pwedeng isauli yan. Nagkakaunawan tayo. So, tandaan nyo mabuti ito. Huwag kayong mag-asawa ng isang lalaki na alam mong walang destiny. Kasi pag kayo ay nagsama at wala siyang destiny, hindi niya alam kung saan pupunta, wilderness ang bagsak niyong dalawa. Kasi woman or women cannot lead. Because in the pattern of God, malinaw ha, in the pattern and principle of God, Adam was the leader, Eve was the suitable helper. Excuse me. Okay, nakakaunawan po tayo? Malinaw, mga kapatid. So this should be the pattern of partnership in our ministry. Now, pasok tayo sa ministry. Alam niyo ho, napakaganda nitong pinapakita ng Diyos natin eh. Mayroong pattern sa ministry. Papakita ko sa inyo ha. Even the Lord Jesus Christ, He has also partners in destiny and in ministry. Tingnan po natin. The Lord Jesus Christ has also partners in the ministry. Luke chapter 8 verse 1 to 3. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits. Sino-sino yung mga partners ni Lord sa ministry? Okay, cured of evil spirits and diseases. Number one, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Sino pa? Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household. Matitindi pala itong mga supporter ni Lord, you know? Susanna and many others. These women were helping to support them out of their own means. Now, linawin ko sa inyo mga kapatid, in this year, 2021, tama ho na mayroon kayong sariling plano para sa buhay niyong personal.
Pero above your personal plans, always do not forget to include the advancement of the kingdom of God. Why? Because if we learn to advance the kingdom of God, and if the advancement of God's kingdom ay kasama ho sa ating mga plano, tiyak ho yung mga iba pa natin plano, susunod na lang at ipufulfill na lang ng Diyos. Nagkakaunawaan po tayo. So, reality tayo. Real talk. Sabi nga ni Yorme, real talk. Anong real talk? Even the Lord Jesus Christ have partners in His ministry. At ano ang kanilang partnership? Tingnan nyo ha. The Lord Jesus Christ was the one preaching the word. And this woman, Mary, Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others, these women were helping to support them out of their own means. Lagi niyang tandaan, ang pag-advance ng kingdom ng Panginoon ay nangangailangan ho ng malaking pondo o gastusin. If you will just catch the revelation na sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, what profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Nakita niyo ang kahalagahan? Nakita niyo yung value? Yung halaga ng isang kaluluwa? Even the whole world is not enough to pay for one soul. Nakita niyo ho? Kaya nga ho, maintindihan natin yung partnership sa destiny, napakahalaga. Itong mga babaeng ito, naunawaan nila. They were supporting the Lord Jesus Christ's ministry out of their own means. Sila talaga mismo ang nagsusuporta, bumubunot sila mula sa kanilang sariling bulsa. Isa ho sa minumungkahi ko sa lahat ng mga nakikinig ho sa akin sa live streaming ngayong gabi. Yes ho, pandemic. Yes ho, mayroon hong tinatawag na sinasabi ng iba na recession. Yes, totoo po yan. Nangyari sa mundo. But if you really want, if you really understand what God is doing for the season, one of the agenda of God is He's raising kingdom suppliers to be in partnership with His servants in advancing the kingdom of God. Wala kayo napupuna. Ito yung season na kung saan napakabukas ng puso ng mga tao, napakabukas ng mga isipan ng tao. Why? Because man is running out of solutions. That even their experts, even their psychologists, even the people na kanilang the doctors na kanilang pinagkakatiwala na running out of solutions also. So people now are looking to God. This is the best time where the church of God will take advantage. Let us take advantage of this season. But again, pag hindi natin naintindihan yung right and accurate partnership in destiny or in ministry, ang mangyayari, we will save ourselves. Alala yung sabi ng Panginoon, those who will save themselves will lose it. Those who will save their lives will lose it. And those who lose their lives for the gospel's sake will have it, will find it. Nagkakanawan tayo? This is the best season na kung saan may bahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Because open na open ngayon ang puso, ang espiritu at ang kaisipan ng mga tao na Diyos na lang ang kailangan nila. And if nobody, if the church will continue to sleep and continue to be freeze by her needs, ano mangyayari? Who will bring the good news? Huwag kayo mag-expect yung mga hindi Bible-believing religion ang magdadala sa kanila ng gospel. No way. Hindi mangyayari. That is why pinapakita sa atin ng Diyos that even the Lord Jesus Christ has also partners in the ministry. Who are they? The women. These women, Mary, Joanna, the wife of Chusa, the managers of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. Ako po ay nakikiusap sa lahat na nakikinig sa ngayon. Sama niyo ho sa inyong agenda, sa inyong plano, ang magsuporta sa gawain ng Diyos ngayong taon na ito. Why? Because if one soul will return to God, the whole heaven is celebrating. And you are part of that celebration. Why? Hindi na ho pinag-uusapan kung malaki o maliit ang naiambag mo. Ang importante, ikaw ay nakikiambag saan? Sa pagdadala at pag-a-advance ang kingdom ng Diyos katulad ng mga babaeng ito. Question. Is advancing the kingdom of God and supporting the work of God in advancing His kingdom on earth is part
of your agenda? Is part of your plan? You better revisit your plan. Tingnan mo, kapatid. Now, let me share with you biblical example about Paul's partnership with the Philippian church. Okay, Paul's partnership with the Philippian church. Tingnan natin. In Philippians chapter 4, verse 10 to 19, let me read to you the word of God. Verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Verse 11, I am not saying this because I am in need. Whatever the circumstances, I know what it is to be in need, and I know what it is to be to have plenty. I have learned the secret of being content and in any and every situation, whether we will fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him, through Christ, who gives me strength. Verse 14. Yet it was good of you to share in my troubles. Nakita niyo ang partnership nila ng Philippian church? Hindi lamang sa kasaganaan, kahit ho sa trouble. Ito ho ang dapat maunawaan natin in partnership with destiny. Lagi niyong tandaan. Kahit sa mag-asawa, the first 1 or 2 years, it's a honeymoon stage. Wala pa yan. Wala pa ang conflict dyan. Pero paglagpas na ho ng honeymoon stage, doon na ngayon magkakaroon ng conflict. Lagi niyong tandaan. Maging ang church, please listen to me carefully. Ang church, pag nasa pioneering stage, nagsimula, ay napakaganda ho ng lipad niyan. Sabi ni Pastor Wilbert, mayroon hong mga pagkakataon na ang church dumaranas ho sa tinatawag na growing pains. Ano ang ibig sabihin niyan? Habang ang church ay lumalago, at ito po ay tumitibay, nagkakaroon ho ng kiskisan, ng mga ugali sa loob, nagkakaroon ho ng mga matitindit, matatalas na mensahe na kung saan na-offend yung iba. Kasama ho yan, ang tawag dyan, growing pains. Sana ho yung partnership natin sa ministry, sa destiny, ay hindi lamang ho during good times. Napakasaya ho kasi ng church. Lalo na pagka mayroong fellowship at mayroong kainan. Ay nako, yan ang pinakapaborito ng lahat. Marami hong nare-resurrect. Lalo pag anniversary, ang daming nare-resurrect. Yung mga hindi na nag-church pag anniversary, bumabalik. Bakit? Kasi may lechon. Yan ho ay isang sad truth. Pero ang tunay na partnership in destiny ay napoprove sa oras ho ng trouble. Katulad ngayong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, pero alam nyo, nakakatuwa, marami ako na-interview ng mga kapatiran sa Panginoon. Kung kailan nawalan ng trabaho, doon mas lalong kumikita kasi maraming open doors and multiple streams of income na binibigay ang Diyos. And I'll check the lifestyle of that person, of that brother, of that sister. Nakita ko, they were faithful givers and supporters, suppliers of the needs of the kingdom. Nagkakaunawaan po tayo? So sabi ni Paul, yung partnership sa kanila ng Philippians ay hindi lamang in good times, as well as in bad times, as well as in days of troubles, they were in partnership with Paul. Verse 15, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Recognized na recognized ni Paul. Alam niyo mga kapatid, siguro sa dami ng pinapioneer ni Paul ng mga churches at narinig ng basahin nito, itong sulat na ito, kahit papano nakaka-offend. Bakit? Kasi sabi ni Pablo sa dami-dami ng church, okay, ang sabi niya, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Ito makikita po natin. Tandaan niyo mabuti ito. Itong sinasabi ni Pablo na ito ay malinaw lamang na kinikilala niya yung partnership sa kanya in destiny ng mga taga-Filipos. Ang sabi sa 16, not, for even when I was in Thessalonica, you sent me more than once when I was in need. Na kahit malayo na si Pablo sa kanila, hindi pa rin nila nakalimutan yung partnership with him. Why? Because they value and they honor what Paul had done to them, especially in bringing the gospel to them. Alam niyo ho mga kapatid, this 2021, if you want to receive the
grace to govern and the power to prevail. Bumalik tayo sa ating ulirat. Bumalik tayo sa pinakaugat ng lahat ng ito kung bakit tayo nandito at naging Kristiyano ngayon. Because there was a man used by God to share the gospel to us. Balikan natin yung mga nagdala sa atin sa Panginoon. Naalala niyo pa ba sila? Balikan natin yung mga sumusuporta sa atin ng mga kapatiran noon. Noon tayo na sa pangailangan, sa oras ng pangailangan. Ang tanong ko, naalala niyo pa ba sila? In-impress ba sila ng Diyos sa buhay mo para ikaw naman ang sumuporta sa kanila? Alam niyo mga kapatid, this is the season where the church should show the contrast. Kung ang mundo ay hoarding, the church is in the season of giving. The world is in the season of hoarding, while the church is in the season of giving. People must see the difference. So lagi nating tandaan, hindi nila nakakalimutan at alam nila na nandun si Pablo sa Thessalonica. At alam nila na mga taga-Thessalonica ang tutulong kay Pablo. Pero hindi ho sila nagpahuli. A true partner in destiny will not wait for his pastor or for the carrier of his grace to be in need. Sabi ni Pablo, even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Hindi lamang sila isang beses nagpadala, kundi higit pa. Maraming beses. Bakit? Kasi nga, they honor mga kapatid. Be grateful with the man God uses to give you your spiritual nourishment. Huwag lamang natin gawin tuwing October yung Pastor's Appreciation. Every time you receive and partake the manna from heaven, the spiritual nourishment that builds your spirit, be grateful. Nagkakaunawaan po tayo. Ito ang gusto ng Diyos. Ulitin ko ha. Honoring God is simply honoring His servant. Because whether you honor God or not, God is already honorable and He is an honorable God forever. That is why kahit na mag-honor ka o hindi, honorable na ang Diyos, but because nakita ng Diyos na kailangan niyang mabless ang tao, kailangan niyang gumawa ng paraan para ang tao mabless niya, kasi kung siya lang ang tatanungin at yung kanyang standard ang susundin, wala na siyang kailangan sa tao. Nagkakanawan tayo, wala siyang kailangan sa atin. Man, God without man, He is still God. Man without God, He will die. Nagkakanawan tayo. So nakita ng Diyos, wala naman siyang kailangan sa atin. And everything that we offer to Him is not worthy of Him. Is not worthy before Him. Malinaw. So ang ginawa ng Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan so that He can bless you powerfully, He can bless you abundantly. He sent a man that serves as your covering, your spiritual covering, so that if you want to bless him, you will bless the man. If you want to give support to the kingdom, give it to the man so that the man will manage it to advance the kingdom of God on earth. It will not God who will going to advance his kingdom. Yan ang kanyang protocol, yan ang kanyang process, principle. Nagkakanoan tayo. Kaya your pastor, you have to be grateful to your pastor. Why? Because he is God's instrument for you. He's God's instrument and He's God's reason. He's the reason why God will going to bless you. Nagkakaunawan tayo? Kaya ho, yung partnership in destiny ay napakahalaga. Sa pattern na ito, pinakita ni Pablo na kung saan talagang kanyang na-appreciate. Ito po'y napakaganda. Ito, pag-aralan nyo po yung buhay ng Philippian Church. Why? Because the quality of their partnership with Paul, talaga namang they were abundantly blessed by the Lord. So, again, with or without honoring God, God is already honorable. But He sent a man, serves as your spiritual covering, the carrier of your grace, another than your pastor, so that maintindihan mo, be grateful to your pastor. Why? Because your pastor is the only reason why God can able to bless you. Malinaw. Kaya ka ng Diyos ibibless kasi binibless mo yung lingkod niya.
Kaya ka ng Diyos iingatan kasi iniingatan mo yung lingkod niya. Kaya nga yung principle of sowing and reaping, what you sow is what you reap, what you sow to your pastor, how you treat your pastor, and how you honor your pastor, is yun din ang honoring at treatment at giving na ibabalik sa iyo ng Diyos. Nagkakaunawaan tayo. It is no longer for God. Si Lord na lang, initiative na lang ng Diyos ito na gumawa siya ng paraan. Na i-bless tayo kasi kahit ano pang ibigay natin sa Diyos, kahit buhay natin kulang, it will not satisfy God. That is why God made a way. Kaya nga ako, kung maintindihan na dito na nanonood sa akin ngayong gabi, ay nako, ewan ko lang kung anong gagawin mo sa pastor mo, ngayon nalaman mo na ito, na yung pastor mo palang dahilan kung bakit ka ng Diyos i-bless, yung pastor mo palang dahilan kung bakit ka ng Diyos poprotektahan, yung pastor mo palang dahilan kung bakit ka ng Diyos bibigyan ng mga sariwang mensahe. Pag hindi mo yung pastor mo talagang ma-honor ng gusto, ay naiwan ko na lang. Nagkakanuan po tayo. Now, tuloy natin. Not that I desire your gifts, sabi ni Paul. What I desire is that more be credited to your account. See? Even the increase of your account in heaven, even the increase of your blessing depends on your pastor. Sabi niya, hindi ko dinidesire itong mga gifts ninyo, but what I desire is more to be credited. That is why Paul received their honoring in order for this honoring to him will be credited to their account. Walang talo ho. Kaya yung mga malisyoso lang ang utak, yung talaga nakokontaminate. Contaminated ang utak na pagbigay ka ng bigay sa pastor mo, eh ano naman dyan, eh siya lang ang nag-ano dyan, kumbaga, siya lang ang nag-i-enjoy ng blessing. No! Sabi ni Pablo in verse 17, Philippians 4:17, not that I desire your gifts, what I desire is that more be credited to your account. Tanong ko kayo kapatid, this 2021, how's your account in heaven? Honest lang, honest to goodness. Pag tinanong ka, ito, nagtatanong ako sa iyo, how's your account in heaven? Marami bang laman? O, buti kung mayroon pang tawag yan, balance, ano yan? Maintaining balance lang. Yung iba, wala na maintaining balance, zero balance talaga eh. Why? Because giving to the work of God is included in his or her agenda. My friends, God sent me to you tonight. Huwag mong alisin. Huwag mong alisin sa agenda mo, sa plano mo sa 2021 ang magiging kingdom supplier. I'm so blessed. There are people texted me, Pastor, we will going to sow our seed in your church. Praise God for that. I bless those people. Why? Because this is not my agenda. This is not my kingdom. This is God's kingdom being advanced by your pastor. That is why, lalo na pag yung pastor mo ay masipag, matyaga, nangangaral, pagkatapos talagang passionate, ay advance ang kingdom, nako mga kapatid. Yan ang pinakamatabang lupa na kung saan. Diyan ka mag-invest. Kahit na yung kukunti mong seed, paparamihin niya ng Diyos pag nakita niyang desire ng iyong puso. Amen! Palapakan natin mo ng Panginoon. Glory to God. Okay? It will be credited to your account. Verse 18, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Anything that you have given to the work and anything that you have given to the servant of God as your portion, as your portion to advance the kingdom of God. Ang sabi ng Apostle Pablo, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Mga kapatid ko kay Kristo, dinidiin sa akin ng Holy Spirit ngayong gabi. Kung kayo po ay meron ng nagawang plano para sa 2021, paki-revisit ho. At kung nakita nyo ho na wala hong kasama roon sa advancement of God's kingdom o supporting the advancement of God's kingdom, paki-revise na lang ho. If you are a believer listening to me right now, or
Ikaw ay hindi pa naririnig mo lang ako ngayon pa lang at ikaw ho ay pinagpapala ng Diyos. Do not forget to set a portion of your blessing to support the advancement of God's kingdom. Why? This is the season why kung saan ang mga tao malambot ang puso, malambot ang kanilang pangunawa, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa Diyos. Ito yung takdang pagkakataon. Pero marami din sa mga Kristiyano ay talaga namang hindi ho naka-receive ng word for the season. That is why pati sila kasama rin doon sa nag-hoarding. Mga kapatid, the world system is hoarding, but the people and the church of God is giving. And they people will see the difference. At makikita nila na ang Diyos natin sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. Now, after the people giving, supporting the work, partnership with Paul, partnering with Paul in advancing the kingdom of God, what Paul said in verse 19, and my God will meet or supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alam nyo ho ang mga lingkod ng Diyos, once that you bless them, wala pa ako nakikita at naririnig na lingkod ng Diyos nung siya'y pinagpala ng kanyang mga miyembro o nasasakupan o sino man tao na na-bless sa kanyang ministry. Wala pa ako nakita ang lingkod ng Diyos na pinagpala, na nahimik. Tuwing nakaka-receive ng blessing yan, yan po'y mandato sa amin ng Diyos to release the blessing. Why? Because it is a cycle. The moment you bless us, the moment you bless the carrier of your grace, the carrier of your grace, pagtanggap niyan, okay, thank you, God bless you. A simple word, but a powerful one. Marilaw, malinaw ho. At pag ikaw ay nagkaloob at nagbigay for the advancement of God's kingdom and for the support to your the carrier of your grace, He will release the blessings, a declaration to you. What will happen? The cycle has now begun. And once the cycle begins, get ready. Because if you keep on doing it, He will also keep on releasing and declaring to you the word of the blessing to you. What will happen? The cycle will no long will not stop, and it will continue, and it will go bigger, larger. Nagkakaunawaan tayo dito ho. Medyo kapos ang marami. That is why my people perish because lack of knowledge, itong sabi ng Panginoon. Now let us look at the quality of partnership between Paul and the Philippian church. Are you ready? The quality of partnership that Paul had with Philippian church. Number one, it is a personal partnership. I've said this before and I will say it again. This 2021, in the year of governing and prevailing, we should understand that our partnership with our pastor or the carrier of our grace should be a personal partnership. Anong ibig ko sabihin personal partnership? You should look at the personal needs of your pastor or the carrier of your grace. Why? Especially if your pastor is a full-time minister. Why? Because bilang tao, may mga pangailangan yan, may pamilya yan, may mga pinag-aaral yan. At pag hindi siya amply supplied ng kanyang mga nasasakupan, anong mangyayari? Madidistract yung kanyang focus sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagre-receive ng revelation, maging sa kanyang communion with God will be affected. Nagkakaunawan tayo. Now, linawin ko ha. Ang suporta na inyong ibibigay sa kanya ay nanggagaling din sa Diyos. Ang revelation, ang spiritual nourishment na inyong tinatanggap para kayo ay tumibay spiritually at i-align ninyo yung sarili na lumakad ang salita ng Diyos para i-bless kayo ng Diyos, manggagaling sa pastor ninyo. Hindi direkta ng Diyos ibibigay sa inyo. Yes, you read your Bible on your own, but the difference, the big difference is the revelation that your pastor received and the revelation that you received. Now, because the pastor releases to you the revelation from heaven, and then you walk according to it, you align your life and you live your life according to the revelation that you receive from your pastor. What comes next? You are giving God a reason to bless you. Alinaw? At ano ang blessing na matatanggap mo? Because the pastor is also a human being. Mayroon siyang mga needs, mayroon siyang mga dapat masupply sa kanya habang siya nabubuhay bilang tao. Ano mangyayari? Hindi rin idirekta na Diyos ibigay sa kanya.
Bakit? Alam niyo, punta tayo sa practical. Halimbawa, pag yung pastor mo, walang sasakyan, meron lang bisikleta, at biglang mayroong dumating na Fortuner kinabukasan sa kanyang harapan ng bahay. Ano sa palagay niyo ang iisipin ng mga kapitbahay? Jumakpat yata si pastor, ha? Saan ba ito? Ano bang, saan ba galing yan? It will create controversy. Malinaw? Pero pag yung Fortuner, padaanin ng Diyos sa kamay ng mga members, sa kamay ng mga tao na strongly connected at strongly in partnership with them in the ministry. Bakit? Para sa yung Fortuner, gagamitin ng pastor para ano? Sa paghayo, para sa pagmimisyon, sa pag-abot ng mga kaluluwa. Ano mangyayari? Pag dumating yung Fortuner sa harapan ng bahay niya, ang unang tanong kagad ng mga kapitbahay, sino nagbigay niyan? Sasagot ngayon itong kongregasyon, kami. Bakit? Ibinibigay namin yan sa kanya kasi kailangan niya na maggamit para sa gawain. Nagkakaunawan tayo. The spiritual nourishment will not be directly given to you. It will be deposited by God in the life of your pastor. And once He releases it to you, what comes next? I-align mo ang buhay mo roon, and then the moment na lumakad ka ayon sa fresh word ng Diyos na nirelease ng pastor sa iyo, ng kasunod, that word will give God a reason to bless you materially and financially. Once you are blessed financially and materially, do not forget the hands that feed you. At ikaw naman ngayon ang magre-release ng blessing doon sa pastor mo. So ano mangyayari? Yung kanyang material and financial need will be met. Alinaw? At hindi siya madidistract at madidisturb at madiderail sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng personal partnership. Ang dami mo nang nasend na message, na text, PM, sa messenger. Tanong, mayroon bang naligaw na text sa pastor mo at sinabi mo, Pastor, kumusta na po kayo? Kumakain po ba kayo? Kayo po ba ay mayroon pang maintenance? Sa mga nagbe-maintenance, Pastor, ano po ang kailangan ninyo ngayon? Mayroon bang ganon? O PM ka ng PM ng puro kalokohan? Forward ka ng forward ng video ng walang kabuluhan? This is the sin of the church. Magalit na magalit. Kasalanan ito ng simbahan. Maraming mga miyembro sa simbahan, napakalaki itong pagkakamali. Most of the people in the church are selfish. They just want their pastor to bless them and keep on blessing them with spiritual blessings. Once blessed, they forget their pastor. It is a sin. Ungrateful. Nagkakanuan tayo. Nakumusta mo ba, pastor mo, kapatid? Sa araw na to, nakumusta mo ba sa buong maghapon? Mayroon bang ano, pastor, kumusta ka dyan? Pastor, mayroon ako rito, pwede ko ba, ibigay ko to sa iyo para makatulong man lang. Especially, ano, pag full-time yung pastor nyo, tandaan nyo mabuti ito. Hindi yan Superman. May pangailangan yan. Kaya nga, pinaliwanag ko sa inyo yung personal partnership. Nagkakaunawan. Kasi most of us are only partnering with our pastor ministerially. Yan yung pangalawa, ministerial partnership. Pero hayaan nyo muna mag-focus ako sa personal kasi dito ang church kapos. Mabilis ang church bumili ng mga gamit sa church basta ang paggagastusan ay para sa mga gamit at gawain at mga infrastructure, mabilis pa sa alas 4 nagbibigay. Ang question ko sa iyo ngayon, yung bang mga drums, yung bang mga gitara at mga semento at mga building ang nagbibigay sa iyo ng spiritual nourishment from heaven? Answer my question, kapatid. We are talking about accurate and right partnership in destiny. One of the final instruction of God in these last days, in these crucial times. Nagkakaunawan tayo? Dumating bang punto? Kinukumusta mo? Kumusta kanyang pastor? Huwag lang kumusta. Kasi mayroong iba na kumusta, hindi naman talaga, they do not really mean it. Basta lang masabi, kumusta kanyang pastor. Yun lang. Maganda yung pangungumusta. Pero kung pinagpala ka naman, lalo na yung mensahe na narinig mo, nagpinagpala ka, inalign mo ang buhay mo sa mensahe na yun, at tapos binless ka ng Diyos, ano sabi? Galatians 6:6.
Alam niyo ho itong gaitong klaseng pangangaral, marami ho rito mga pastor ay naiilang ipangaral ito. But the Lord had given me the boldness tonight. If no one will preach this, who will do this? Galatians 6:6. Dapat bahagina ng lahat ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo sa kanila. The one who had been taught of the word should share all that he has, all that he possess to the one who teach him or who to the one who taught him. Mga kapatid, if we will not wake up and we will continue in this inaccurate way of partnership, darating tayo, isang araw, magising na lang tayong lahat. Akala natin malayo ng ating nararating. Wala tayong pinagkaiba. Kung hindi tayo gumising ngayong gabi na magkaroon ng right and accurate partnership in this year of prevailing and governing. Magigising tayong katulad ng mga Israelita. Akala nila ang layo na ng kanilang narating. Pero mag 40 years sila naglalakad only to find out they're just roaming around the wilderness. Sad to say, maraming churches are roaming around in wilderness counting years of anniversaries. But when you check the quality of life, the quality of partnership, it is just like the partnership of the Israelites to Moses nasa wilderness. But the Lord, let me just read to you Acts 17. Para lang ho maintindihan nyo kasi importante ho ito eh. Acts 17:30. Wala na sa screen nyo yan. Ito po binigay lang sa akin ng Lord ngayon. Ang sabi niya sa Acts 17:30, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. My friends, yung ating ignorance in the word, di natin alam, yung ating ginagawa ay hindi pala kinalulugdan ng Diyos. In-overlook ng Panginoon. But, in God's perfect time, He will deal with our ignorance. Because, whether we like it or not, ang kamangmangan ho ay nakamamatay. Marami nang napapahamak dahil sa kamangmangan. Dahil, kaya nga pala ko sinasabi, ang pagiging walang alam ay delikado. Nagkakaunawaan po tayo? Mga kapatid, it's time now. Let us start the year. Become a kingdom, certified kingdom supplier. Supporting the work of God. First, the man of God. Having a personal partnership with Him. Sige ho, mag-text kayo sa mga pastor niyo, mag-PM kayo. And again, if you had been blessed by the message, don't just, palagi ko nga sinasabi, ito nga sa mga nandun sa salon, di ba? Ang dami ko nakikita. Minsan, pag napunta ako sa mall, napadaan ako, talagang grabe ang mga nagpapasalon. And it costs thousands of pesos. I am not begging you to give us. Ang sinasabi ko lang, if you pay for the salon para ituwid lang yung buhok mo at pagandahin yung iyong natural body, how much more sa mga nagtatrabaho at nagpaplansya ng iyong espiritu para lalo itong tumuwid at nang may prepare ka. Ang ginagawa lang ng salon sa physical ay pagandahin ang mukha mo para paglabas mo, babatiin ka lang ng mga kapitbahay mo at mga kaibigan mo. Wow, ang ganda, bagong riban. Yun lang ang nakukuha ng 1,000 o 2,000, 3,000 mong pagpapaganda. Pero ang ginagawa ng pastor mo sa'yo, bakit kailangan mo magkaroon ng personal partnership with Him? Because He is also serves as your beautician. He also serves as your the one who is preparing you as a bride for God. Nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Ang trabaho ng pastor mo ay ipiprepare ka pa bilang isang pinakamagandang bride na ipipresent niya sa Diyos. You can just imagine, mga kapatid. That is why we need a personal partnership. Kumustahin mo, kung meron kang blessing, i-share mo sa kanya. At yan ang tinuturo ng Biblia. Nahihiya lang kasi yung ibang pastor mangaral sa ganito.
Pero ito yung katotohanan kailangan nating masabi at marinig. Pangalawa, ministerial partnership. Ibig sabihin, anything that needed for the ministry. Katulad po sa atin, sa Ambassadors for Christ po, kami po, ang inyong pong lingkod ay kasama ho sa mission team ng aming mentor. Kaya ho, tuwing umalis po kami, wala pong libre. Talagang kinalimutan na namin yung libre na yan. We need, para mas feel mo, para mas magiging passionate ka sa mission mo, palagi mo nakikita na may mga taong nahihirapan, nagtatrabaho, nagpupuyat para itong amount na ito na ginagamit sa mission na ito ay magiging makabuluhan. Kaya ako pag nagmi-mission, palagi kong iniisip yung mga tao na nagpakahirap, yung mga tao na nag-overtime, yung mga tao na nangapuyat, kailangan itong pagmi-mission na ito, mayroong magandang balik, magdalala ng mga kaduluwa, yung mga nanghihina, nanlupay-pay, lumakas. Pero pag libre lang ho, walang dating sa iyo. Lahat ho ng libre, napansin nyo, yung mapinapahalagan. Pero pag ang isang bagay na binili mo, mula sa pawis mo at paghihirap, ay talaga naman ang ingat mo doble-doble. At ano po ang nasabi ni Pablo post-declaration to the Philippian Church? And I hope na ito rin ang sasabihin ng mga pastor ninyo sa inyong mga nakikinig ngayon. Philippians 4:1, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm in the Lord. In this way, dear friends. Dumating si Apostol Pablo na binanggit niya sa kaisa-isang church na kanyang mga binild, ang sabi niya, my joy and my crown. Alam niyo ho, kung ang inyong pastor ay nasasabi niya ito sa kanyang church, you are my joy and my crown. Ay nako, hindi ko na ho mailatag sa inyo mga scriptures. Mayroong isang beses pinag-pray ni Paul, ang sabi niya, every time na naalala ko kayo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Napakasarap eh, no? Pero mo yung pastor, tuwing maalala ka, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo. Nagbibiroan nga po kami nila, Pastor Wilbert, dalawa lang, ang sabi niya, you are my joy and my crown. Or, you are my burden and my crown of thorns. Marami mga pastor ganyan. Sa halip na joy, burden, ang kanilang mga kongregasyon, ano pa, imbes na crown of thorns. You are my joy and my crown. Pag dumating sa punto at sabi niya, tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tanungin kita ngayon kapatid, ha, bago tayo magtatapos. Sa palagay mo, tuwing maalala ka ng pastor mo, ano kaya ang nasasabi niya? Maganda itong mga tanungan na ganito eh. Pag naalala ka ng pastor mo sa ngayon, ano kaya ang pumapasok sa isip niya? Nagpapasalamat ba siya sa Diyos o nagbubuntong hininga siya at sasabihin niya, Diyos, ikaw na pong bahala sa kanila. Alam niyo ho, pag masaya ho ang pastor, ang spiritual covering mo na naglilingkod sa Diyos at masaya sa pagpapastor sa iyo. Tanungin mo, pastor mo, pastor, masaya ka ba nagpapastor sa akin? Alam niyo, sa 2021, hindi na ho po pwede yung assuming. Ay, basta okay naman kami ni pastor, wala. Tanungin mo, pastor, masaya ka ba nagpapastor sa akin? Kasi, ang sabi sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Trabaho namin, magbibigay ng account sa inyo. Hindi kami ang manalagot sa inyo, kayo ang manalagot para sa sarili nyo, pero kami ang magbibigay kung anong klaseng membro ka pagdating ng judgment. Do this so that their work will be a joy. Kaya pagdating sa Philippian Church, approve, double thumbs up si Paul. Bakit? Nasabi niya na, you are my joy and my crown. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Tatapatin ko kayo, pag ang pastor po ninyo na naglilingkod sa inyo, habang nagpapastor sa inyo, masaya't maligaya, at nasasabi niya, you are my joy and my crown. Praise the Lord. Ang tatanggapin yung mga mensahe, palaging sariwa, palaging mayroong full of excitement, full of power and anointing. Why? Because the man of God is possessing the joy of the Lord. And ang sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. But the moment you become a burden to Him, you do not have a personal partnership with Him, you do not mind about Him,
You only mind yourself at tuwing nakikinig ka pa ng salita ng Diyos sa pinapangaral niya, kung ano-ano pa mga pumasok na makontaminasyon sa utak mo, ano mangyayari? For that would be of no benefit to you. Once you become a burden to your pastor, it will be to your disadvantage. Naintindihan mo, kapatid? Disadvantage sa iyo yan. Pag ang pastor mo hindi masaya na nagpapastor sa iyo, disadvantage sa iyo. Mararamdaman mo, lalo na kayo na mga nag-connect noon tapos nagkakaroon ng loose connection, naintindihan niyo sinasabi ko. Noon, nung maayos ang connection mo, makikita mo ang daloy ng blessing, ang daloy ng kapayapaan, ang daloy ng mga spiritual revelation, napaka fluid, tuloy-tuloy. Pero nung nagpasaway ka, nung ikaw ay na-contaminate, ano nangyari sa'yo? Alam mo ang sinasabi ko, tumigil na parang gripo, nasarhan. Balak mo bang buksan, kapatid, ngayon 2021? Have an accurate and right partnership with your pastor. Malinaw? Don't just connect to him ministerially, but connect to him personally. Ako po ay nakikiusap sa lahat ng mga mananampalatayang nakikinig sa akin ngayong gabi. Unahin po nating alagaan ang mga pastor. Dahil sa kanila nakasalalay ang ating spiritual nourishment, sa kanila nakasalalay ang rason kung bakit tayo ng Diyos pagpapalain, sa kanila nakasalalay ang biyaya ng Diyos na kailangan natin upang magawa natin ang pinapagawa ng Diyos, at sa kanila nakasalalay ang ating destiny. You have no destiny on your own. If you belong to a church and you have a pastor, your destiny is none other than the destiny of your pastor. If you are strongly connected to him, then you will reach destiny. If you are loosely connected, loose connection will cause. You are the one who do sabotage. You are the one who sabotage your destiny. Naunawaan niyo ito? Kaya nga mahalaga ito, itutuloy po natin ito sa susunod na Martes para ho pag-usapan pa natin yung ibang mga biblical examples na kung saan makikita natin kung paano ang Diyos naging tapat dahil mayroon siya nakitang accurate partnership in destiny. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po for reminding us, rebuking us, correcting us, and teaching us, but especially training us to possess a right and accurate partnership in destiny. Patawarin niyo po kami kung hindi po kami grateful sa mga pastor namin. Hindi naman kami grateful, hindi pa kami mindful. Hindi namin kinukumusta kung ano nangyari, kumakain pa ba, maayos bang kalalagayan. Patawarin niyo kami lahat sa aming selfishness. Gusto namin kami lang ang palaging maayos. Patawarin mo kami kung tingin namin sa mga pastor, mga preacher lang tuwing Sunday. Tawarin niyo po kami kung tingin namin sa kanila spiritual leader, pero we don't want them na makialam sa aming buhay. Panginoon, dalangin ko ng mensaheng ito ay magdadala sa bawat isa sa isang pagbubukas ng kaisipan, puso, espiritu na maunawaan ng bawat isa na ang pastor ang dahilan, ang tanging dahilan na iyong binigay upang ang lahat ng miyembro na nasa kanyang pamumuno ay iyong mapagpala. Pastor, ang depository ng iyong grasya upang lahat ng kanyang nasasakupan ay makapag-breakthrough. Pastor, ang dahilan ng destiny ng buong iglesia para sila ay makarating, kailangan silang pangunahan ng kanilang pastor. Most especially, ang pastor ho, ang depository ng grasya at salita ng Diyos sa sariwa upang ang kakainin ng bawat kongregasyon na kanya nasasakupan ay mga sariwang kapahayagan na magdadala sa kanila sa tagumpay at sa kaalwanan ng mundo. Salamat muli, Panginoon. Holy Spirit, maraming salamat po. Sa iyo lang po papurit parangal, ngayon at magpakailanman. I declare that the Lord will continue to bless you. Your table will never run out of food. I pray for good health, long and satisfied life. And I pray that the Lord will open up your heart, your minds, and the Holy Spirit will work with your spirit. Obey the word of the Lord and to strongly connect and partner with your pastor towards destiny. Yes, I pray in the almighty name of Jesus and the blessed people of God declare, Amen and Amen. Have a good and godly day.